Magandang araw sa inyo mga manoy. Mayroon ako ditong isang picture ng patungan ng halaman na pinapagawa sa akin ng customer ko. Ito yung picture na pinapagawa niya. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang diskarte ko, kung paano ko magagawang naka-align itong tatlong ito. Itong dalawang ito dapat magkatapat din. Saka ito, kailangan naka-align siya. Kasi sa mga baguhan lang sa fabrication, mapapaisip ka kung paano mo gagawin to. Kasi ito kasing mga poste niya, iisa lang galing sa puno. Dito wala siyang connection. Pagkatapos ito na naman hanggang dun sa dulo. At ito nakakonek ka lang dito. Ibig sabihin, ito lang yung pinaka dugtungan niya, pinakatukod. Medyo mahirap kung wala ka pang experience nito. Kailangan kasi magkapantay itong tatlong to, at yung pagitan nito at saka ito dapat parehas yung sukat. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tagagawin. Ayan, ito na siya mga manoy. Ito yung kailangan. Mayroon muna kayo nitong CPAR lens na to. Kailangan yung CPAR lens nyo matuwid siya at hindi siya pilipit. Kasi pagka pilipit yan, pag nilayout nyo to, pilipit din ang pagtanggal nyo ng mga tukod. Pilipit din yung magagawa nyo. Bali, ang ginawa ko, sinukat ko na to lahat. Yung pagitan nito, pagitan nung sumunod, pare-pareha sila lahat. Ayan mga manoy, yung ginawa ko. Para masentro mo to, kukunin mo muna yung sentro nitong CPAR lens. Tapos kukunin mo rin yung pinakasentro nito sa gitna. Guhitan mo siya. Doon mo na siya ngayon pagtatapat-tapatin. Yung mga guhit niya sa gitna. Pagkatapos, ispat mo dito, ispat dito. Kailangan naka-eskwala rin to. I-eskwala mo to lahat hanggang dun sa baba. Yan, ganyan lang mga manoy. At pagkatapos mong ma-fix na to, na-layout mo na, dito ka na ngayon kukuha nung pangtukod mo dito. Tutukuran mo na siya. Ayan, tinukuran ko na yan. Saka mo na lang siya i-welding dyan. Pagkalagay mo lahat ng mga tukod niyan, naka-fold weld na siya lahat. Saka mo tatanggalin yung mga braces na ilagay mo. Yun, yun na. Pagkatanggal mo nun, i-grind na yung mga pinag-weldingan mo, tapos na. Pero minsan, ito kasi kalahati lang yung may tukod. Bali, itong sa dalawa, tatlo, apat, itong limang lalagyan na box, ang pinakatukod niya, isa lang. Ito lang sa ilalim. Ito, wala na siyang connection dito. Kaya pagtanggal mo,
ng mga braces. Gagalaw pa rin siya ng konti. Medyo madidisalan siya ng konti. Pero konti lang yan mga manoy. Hindi na alata yan. Kasi normal na yun. Kasi yung tukod niya, tigi-tigisa lang. At sa pinakapuno niya, easy lang talaga yung pinakatukod. Kaya gagalaw talaga siya. Kaya pagtanggal mo, halos hindi rin 100% na naka-eskwala lahat yan. Pero konting-konti lang ang gagalawan niya. Ipapakita ko sa inyo yung paggawa ko.
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.